Pansamantalang nagsara ang ilang mga pribadong ospital sa bansa matapos umanong hindi mabayaran ang milyon-milyong pisong utang ng PhilHealth sa kanila. Sinabi rin ng ilang ospital na posibleng hindi muna sila tumanggap ng mga PhilHealth member kabilang ang mga COVID-19 patients sa susunod na taon kung hindi makakabayad ng utang ang PhilHealth. For the record, mga ka-Stand for Truth, magkano ang utang ng PhilHealth sa mga ospital sa bansa? Ayon kay Dr. Benjamin Page, Acting Senior Manager ng Information Management System ng PhilHealth, nasa 21.1 billion pesos na ang pagkakautang ng PhilHealth sa mga ospital hanggang nitong August 24 kung saan 10.6 billion pesos ay pribadong ospital. Sabi naman ni PhilHealth President and CEO Dante Geran sa House Committee on Good Government and Public Accountability, plano nilang bayaran na ang 60% ng mga in-process claims ng mga ospital sa mga susunod na linggo. Babayaran umano nila ito sa pamamagitan ng debit-credit payment method. Well, sa ngayon, mag-extend po tayo ng ating tinatawag na debit-credit payment method. No, extend natin yung provisions dito as to what's covered. Tapos pinag-uusapan rin natin sa Execom level, sa ating management, ang pag-extend nitong DCPM na ito dun sa other areas na nangangailangan. Ayon kay Dr. Degrano, kung hindi raw magre-renew ang ilang mga ospital ng accreditation sa PhilHealth, tatanggapin pa rin ang mga PhilHealth members pero ang mga pasyente na ang magpo-proseso ng claim. Hindi po agad namin matatanggal yung cost ng yung kanilang benefits. Ang gagawin po nila, papasok sila, una mo magbabayad sila, and then bibigyan po namin sila ng mga resibo at sila na po magfa-file ng refund sa PhilHealth. Yun po ay sa 2022 pa kung sakaling hindi mag-renew ang mga ospital. Kung kayo ang tatanungin mo ka-Stand for Truth, dapat bang itigil ng mga ospital ang pagtanggap ng mga pasyenteng umaasa lamang sa PhilHealth dahil sa ilang bilyong pisong utang nito? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth.